Okay, welcome mga paps. Nakita nyo to? Kawasaki. Kawasaki Barako. Paano ba ang tamang pag-tune-up nan? Yung sinasabi nila ang tune-up. Pero mas magandang tawagin yun pagka ibabal clearance mo eh. Exhaust part. Intake part. Bubuksan nyo to mga paps. Okay po. Pagka hana. Kasi narito po yung set ng TDC sa cam sprocket. Okay po. Antabayanan po ninyo. At ate pong sabi nila eh, i-tune up po natin. Pero mas masarap tawagin yun pag i-bubble clearance natin eh. Okay po. Okay po. Watch out po ang mga video. Alam na po ito ng ating magagaling na mekaniko. Pero dun po sa ating mga beginner, panoorin po ninyo. At sigurado, hindi na kayo pupunta sa mga mekaniko nyo, mga paps. Okay po, saglit lang o. Okay paps, ito yung barako natin ha. Siyempre, kinakailangan pang baklasin natin yan. Kaya doon sa ating mga beginner, ito lang po kung paano mag valve clearance. Kung tawagin nila ay tune up daw. Okay po. Apo eh. Ito lang mga paps, kaya salamat po. Lagi na po yung nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong Jof Motors Infanta. Thank you po. At tumatanaw po ako ng malaking utang na loob sa lahat po ng nanonood at naging YouTube friends ng aking mga YouTube friends. Opo, thank you. Inuulit ko po, hindi ko po kayang kalimutan ang ginagawa nyong napakalaking pagtulong. Thank you po. Thank you po mga ka-YouTube friends. Opo, salamat ng maraming marami sapagkat patuloy nyong tinatangkilig ang ating mga videos. Opo, ito po ang barako kung paano sabi nilang mag tune up. Pasensya na po kayo, 100 lang tayo kasi wala po tayo ngayon yung ano eh, holder po natin, natutulog. Ito po, ito po ay barako to na to, latest model na po ito eh. At least makikita po ninyo mga sir, mga ma'am, mga pap. Opo. Alam na rin po ito ng ating masusugit at magagaling na mekaniko. Eh syempre po dun po sa ating mga beginner, eh ito po. At least po eh lagi ko pong inuulit. May i-share po kami sa inyo. Kahit babahabahagya lang po. Nakikita po nyo ito. Ito po yung cam sprocket na tinatawag. May TDC po yan. Ayun po yung kanyang set ng TDC. Itatapat nyo po yan dito. Yung po sa point na yun. Yung po yung tuldok. Ayun po. Medyo, yun o. Tuldok. Yung kulay itim. Yung black. Ayun po. Tatapat nyo po yan doon. Tapos po, i-check nyo po ang exhaust part kung naka-open. Ayan po, pag naka-open, hindi mo po siya magalaw. Yung tappet screw. Ayan po. Tsaka po yun, kabila. Kabilang side ng intake part. Ayan po, hindi magalaw. So, ikik po natin yan dahan-dahan. Okay po, para makita po natin yung pong letter T ng cam sprocket, pumantay po doon. Pumantay po rito sa tuldok. Ayan po, makakakita po kayo ng tuldok, ayan po. Ayan po, ayan, ayan po, ayan. Ayan. Okay po. Kick po natin ha. Pasensya na po at 100 tayo. Ayan po. Normal po ikot yan, pag kinik mo, counterclockwise po ikot yan. Tapos ipapantay nyo lang po yung T-marks. Yung pong T-marks ng cam sprocket. Ito po sa tuldok po. Okay po.
Nakita po nyo. Saglit lang po. Ayan po, nakita po nyo. Ito po yung letter T. May isa pa pong maiksing guhit yan. Hindi po doon. Doon po sa pinakamahabang guhit ng T. Doon sa pinakamahabang guhit ng T. Tatapat po nyo doon sa tuldok. Ayan po yung tuldok ko. Ayan po, nakita po nyo. Ayan po. Ayan. Okay po. Ayan. Tapos po ngayon, check mo kung nagalaw na po ang ano. Ayan po, gumagalaw na po. Medyo pasensya na po at malabo eh. Nakita po nyo, nagagalaw na. Oh. Diba? Exhaust part po yan. Exhaust tappet. Ito naman po yung sa intake tappet nyo. Ayan po, gumagalaw na. So, ang common na ano po rito ng barako is mataas. 13 and ano to eh. 12 o hindi ako nagkakamali eh. Pero pwede nyo po natin gamitin yan ano, ano. 0.010 tsaka po 0.08 ito po. Kumbaga sa pinaka mabilis ay 8 and 10. Okay po. Kasi ito po yung decompression weight nya. Decomp weight po nya yan. Okay po. Okay po. Ito po yung decomp weight nya. Ito po yung barako to. May mga pangyayari po. Sinari po tayo nito na ito po may mga ganito po. Ito po yung sample bago po. Ito may mga spotted na ito. May welding. Pero ito po yung kasabay po ito sa bago. Pero ang nangyayari po rito ay ito po ay napuputol to rito. Napuputol po yan. Kaya much better po kung may budget tayo. Palitan po natin ang decompweight ng ano yan, pambarako 1. Okay po. Papalitan po ito ng decompweight ng decompression weight ng pambarako 1. Dalawa po yan. Okay po, tsaka yung spring. Okay po, papalitan nyo yan, pati yung circlip. Ayan po. So, ito yung guide. Malambot po yung guide na yan. Malutong po yan eh. Mabilis po yan maputol. Pagka, ano, magkamali po kayo ng baklas. Okay po. So, ganyan lang po. Iseset po nyo yun sa letter T, yung mahabang guhit. Dun po sa tuldok. Ayan po. Kapantay po yun ha. Para po ma-ball clearance nyo na. Para po, sabi nila is masingitan nyo na rito ng filler cage. Sa desired na filler cage na gusto nyo. Yung kapal. At para, yun, sabi nila, ma-tune up eh. Para ma-bulk clearance. Kung medyo malagitik, medyo mabawasan. Okay po. Yan po. Yan po. Hindi na rin ito binabaklas. Di ba? Kagaya rin po sa asset natin doon sa TMX. Okay, ganyan lang po yan kasimple. Pero, may mga pangyayari yan, mga paps, mga sir, mga ma'am, na ito po, itong letter T. Letter T. Sa cam sprocket, nakatapat po siya doon sa timing mark na dot, yung point dot. Pero pagdating po rito sa loob ng magneto, is nakalihis. Okay po. May nangyari po kasi niyan, pag nagpalit po sila nito, hindi na po nila ito binabaklas. Ang payo ko po, baklasin niyo po ito para sigurado po na naka-TDC ang piston. Naka-TDC ang piston. Nakikita po niyo ito yung letter T na guhit, nakatapat po dun sa hukay dun. May parang ngipin po yan dun. One tooth, nakatapat po yan. Para po siguradong hindi po yan lilihis. Kasi pag lumihis po ito, umaandar din naman po, bumabatak rin. Pero bitin, bitin po ang batak niyan, mga paps. Nakagawa po ako niyan. Opo. At nakagawa rin po ako, nahirap-hirapan din ako eh. Pero siguro, nagulo lang ang pag-iisip ko nun eh. Wag na wag po niyong kalilimutan. Nakagawa po ako ng barako. Pag po ang carburetor nyo is nagyeyelo na. Nagyeyelo na po ito. Nagpapawis na po. Wag po kayong mag-atubili na buksan po yung ano, yung air cleaner. Air cleaner. Kasi po yung foam na akala mo nagpasan pang hangin, hindi na pala. So, magpapalit po kayo ng air filter element. Okay po. Tandaan nyo po. Pag nagpawis ang carburetor natin, magpalit na po kayo ng air filter element. Nandun po yun. Yan po ang mga tips ko po sa inyo pagdating sa barako. Okay po. Yan. Susundan pa po natin ito ng mga iba pang tips kung bakit yung itong barako. Ito pa po ha.
Yung ibang barako, di ba, nagkakaroon po siya ng... hinapit mo po ang clutch. Nakatakbo ka po eh, naka-quarta ka eh. Saka fourth gear ka. Pag hinapit mo ang clutch, namamatay siya. Yung kala mo yung pumupugak, mamamatay yung pok. Gumagayon po, pok. Ayan po. Share ko na rin po, ang gagawin nyo po doon. Ang gagawin nyo po roon, ay ano po. Ito po, share po natin. Pag ang barako po ninyo ay hapit po nyo ang clutch. Siyempre po, may naka-fourth gear. Tapos pag namatay, pak! Yung ganun, parang sumasaltak. Pak! Sumasaltak. Okay po. Ang barako po, ang kinakailangan po natin, pag binaklas nyo po itong carburetor na ito, medyo po palalakihin nyo ng bahagya ang pilot kit. Okay po. Palalakihin po ninyo ng bahagya ang pilot kit. Ano ba? Ano ba yung tool na dapat pang... ano, may tool po ako rito eh. Special tool po ito eh. Ito po nyo to. Ito po nyo to. Ito po ay mga pinagpalitan lang to ng ano eh, clutch cable ng pwede, barako, TMX. Itong isang hibla po ito, itong isang hibla ito. Ito po, ipanlilinis nyo po ito sa pilot jet. Po, papanlinis nyo po ito sa pilot jet. Pipilitin nyo po itong makapasok sa pilot jet. Okay po, yung tinatawag minsan slow jet. Pag pumasok po ito, mawawala na po yung pamumughak. Yung pamumughak ng inyong mga barako. O sabi kasi na iba, baka raw kuryente. O baka kung ano. Kasi nakagawa po ako niyan eh, bagong bago. Hatawin mo, okay siya sa hataw. Hataw, okay siya. Pero pagka nakatakbo lang siya ng dahan-dahan or naka-minor, pero nakakambyo ng fourth gear or third gear or second gear, paghapit mo po ng clutch, namamatay po. Kung pumaplakda, tak! Pumaplakda po, pak, pumaplakda. Yun po, ang sikreto, ay hindi na ngayon sikreto, is, lilinisin po ninyo nito ng pinaglumaang clutch cable. Itong single wire na lang to. Ipapasok po nyo ito sa pilot jet or sa slow jet. Okay po, at sigurado, mawawala ang pughak ng inyong barako. Okay po. So, na-valve clearance na po natin yan. 8 and 10. Po. Hindi naman siya masyadong okay. Masyadong angat. Pating sa intake. Okay naman. Ganun lang po kasimple. Pag mag-tune up, o mag-valve clearance po kayo ng barako 1 o barako 2 o may barako 3 pa at 4, okay lang po. Ayan po ha. Okay po. At shoutout po sa aking mga boss. Sa aking mga boss sa Cubao. Opo. Thank you po ng marami sa inyong lagi ng sabi nga eh lagi ng marami na po silang ano eh sponsored. Yung bagaman eh marami nang naitutulong sa atin yung mga boss natin sa Cubao. Thank you po ng maraming marami. Salamat po sa aking mga kaibigan dito po sa Infanta Quezon. Thank you po sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan ko, mga friends, mga mabuti kong kaibigan. Opo. At kay Sir Master, Sir Master Bergeron, Kevin Bergeron. Watch out po yung ano, mga video po ni Sir Bergeron. Subscribe po kayo dyan. Napakahusay po niyan. Saan mang larangan ng motor, 2-stroke and 4-stroke. Si Sir Bergeron. Opo. Favorite na favorite po niya yung kumbaga sa atin, yung Kawasaki 100. Opo, yung Kawasaki 100 natin dito sa Pilipinas. Pagdating po doon, ano yan, mga KD, KD 100, KE 100. Opo, subscribe nyo po yung kay Sir Kevin Bergeron. Napakarami niya pong subscriber. At talaga namang maraming na million views na po. Million views na po. Hit na hit po yan, mga sir, mga ma'am, mga paps. Ayan po. Tsaka kay Sir Inage. Sir Inage. Ayan po. Tuloy-tuloy lang. Subscribe nyo rin po si Sir Inage. Marami kayong matututunan kay Sir. At doon pa po sa ating mga kaibigan, sa ating mga solid Kawasaki.
sa ating mga solid Kawasaki. Opo, salamat po sa inyong pagsubaybay. Kahit nababash tayo, kahit na papagsabihan tayo ng kung ano-ano. Okay po. At Happy New Year po, mga paps. Happy New Year po. At God bless po. God bless po to all of us. Thank you po. Thank you po. Thank you.